Magandang araw, Tito Makoy. Itago mo po ako sa pangalang John kasi junior ako. Taga-probinsya, may asawa pero hiwalay na. 50 years old na po ako at mayroong 5 anak. Medium belt, may itsura ako at maputi. Masasabi kong hindi naman ako gaanong hirap sa buhay. Ang aking hanap buhay noon ay nangongontrata ako sa mga nagpapatayo ng building, bahay, maliit man o malaki, yung interior design. Diyan ako kumikita ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan naming mag-anak. Tito Makoy, ang aking kwentong ibabahagi ay tungkol sa aking buhay pamilya. Tungkol ito sa aking asawa. Kung paano kami nagsimula at kung bakit nagkahiwalay. Ganito po nag-umpisa. Taong 1991, pumasok ako bilang waiter sa isang restaurant sa lungsod namin. Dito ko nakilala si May. Hindi niya tunay na pangalan. Nagtrabaho rin kasi si May bilang waitress. Naakit ako sa kanyang kakaibang katangian. Talagang attracted ako, Tito Makoy. Kaya madalas akong nakikipag-usap sa kanya. Hanggang sa nagkapalagayang loob kaming dalawa, nauwi sa panliligaw at naging kaming dalawa nga ni May. Huwag na muna tayong umuwi. Lakad-lakad muna tayo, pasyal-pasyal. Alam mo, magandang mamasyal pagkatapos ng trabaho, lalo na kung maganda ang kasama mo. Yan ang wika ko sa kanya. Sus, nambula pa. Sige, masarap nga talagang mamasyal kung may kasama ka rin gwapo, kasing gwapo mo. Yan naman ang wika ni May. Ganito, Tito Makoy, ang mga masasayang usapan namin noon. Alam niyo po, sa nagsisimulang relasyon, wala kang mapaglagyan ng kasiyahan kapag kasama mo ang iyong mahal. Ganito kami palagi pagkatapos ng trabaho. Paglabas, pasyal-pasyal sa park bago umuwi. At kung day off naman sa trabaho, manunood ng sine, papasyal sa park, kakain at pagkatapos, ihahatid ko na siya sa kanyang boarding house at uuwi na rin ako. Tayong mga dumaan sa panliligaw, isa sa pinakamasayang yugto ng buhay natin ay ang maging girlfriend na natin ang ating nililigawan. Magkasama kayo, nagkikwentuhan, at meron kang napagsasabihan kung anumang problemang meron ka, merong nakikinig sa iyo. Sa aming pagsasama bilang magsyota, pakiramdam ko, natagpuan ko na ang tamang babae na makakasama ko habang buhay. Ang tamang babae na magiging nanay ng mga anak ko, Tito Makoy. Siya na, si May. Kasi magkasundo kami halos sa lahat na bagay, mabait siya at maalaga rin sa akin. Hanggang sa nagpa siya kaming dalawa na magpakasal na. 2 taon matapos kaming ikasal, biniyayaan kaagad kami ng aming panganay na anak. Tito Makoy, walang pagsidlan ng tuwa ang aking nararamdaman noon kasi lalaki kaagad ang aming anak. Meron akong tagapagmana ng trono. Iba pala ang pakiramdam ng maging isang ama. Hindi mo maipaliwanag ang kasiyahan. Sa aming anak, umiikot ang mundo namin noon ni May. Lumipas pa ang 2 taon muli, binayayaan pa rin kami ng aming pangalawang anak, babae na. Magandang maganda ang kombinasyon. Kaya naman lalo akong naging masigasig sa paghahanap buhay para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Ang pagiging padre di pamilya ay talagang hindi biro. Pero lahat na pagod ay nawawala tuwing uuwi ka ng bahay, sasalubong sa iyo ang iyong mga anak, yayakap at hahalik. Diyan napapawi ka agad ang anumang pagod na ating nararamdaman sa maghapong pagtatrabaho. At noong 5 na ang anak namin, pagkatapos na mailuwal ng asawa ko ang aming bunso, nagkasundo kami na magpalay gate na siya. Kasi Tito Makoy, kontento na kami sa 5 anak at para maalagaan niya ng husto. Liban doon,
Gusto niya ring tumulong sa akin sa paghahanap buhay. Kaya ang ginawa ng asawa ko, nagtitinda siya noon ng gulay, mga kakanin at kung ano-ano pang pwedeng mapagkakitaan. Ako naman tuloy sa pangongontrata sa mga bahay at saka building. Maliit man o malaki ang trabaho at ang kinikita pinagkakasya namin sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Lumipas pa ang ilang taon, nasa high school na ang mga bata. Malaki na ang pangangailangan, malaking gastusan na ito. Ito na Tito Makoy ang nagtulak sa akin na magpasya para makipagsapalaran sa ibang bansa. Pinalad rin ako na makapunta sa Saudi Arabia. Ang asawa ko naman, maswerteng nakapasok bilang isang office aide sa isang pribadong ospital sa lalawigan namin. Malapit lang ito sa bahay, isang sakay lang mula bahay hanggang sa kanyang trabaho. Ako naman sa Saudi Arabia nakapasok sa paggawaan ng tiles, granite slabs, marbles at iba pang uri ng mga construction materials. Maganda rin ang kalagayan ko, liban lang sa mainit talaga sa Saudi Arabia. Tuwing sumasapit ang summer, kung lalabas ka Tito Makoy, parang ang pakiramdam mo, sinisilaban ang katawan mo. Lalo na kung umaabot ang temperature sa 50 to 60 degrees. Maganda nga ang kalagayan ko pero ang dami pa rin kinakailangang pagtiisan. Labis-labis na pagod, lungkot at pangungulila sa pamilya kasama na ang pag-aalala sa kanila kung ano ang kanilang kalagayan, kung kumusta kaya sila. Subalit dahil sa ang sakripisyo ay para sa pamilya, kinakailangan talagang pagtiisan. Tinitiis namin lahat yan Tito Makoy kaming mga nasa abroad. Kung titingnan ang sitwasyon naming dalawa, maganda kasi pareho kami may kinikita. Ako nasa abroad, ang asawa ko naman may sinasahod sa kanyang trabaho. Pero Tito Makoy, dito nag-umpisa ang problema naming mag-asawa. Noong una lahat ay maayos pero habang tumatagal, nag-iiba ang ikinikilos ng asawa ko. Madalas na raw itong ginagabi sa pag-uwi. Dumarating sa bahay, gabi ng palagi. Yan ang sumbong sa akin ng mga anak ko. Minsan raw ay inaabot ng alas 11 ng gabi ang kanyang pagdating at may mga pagkakataon pa ngang inuumaga ito sa pag-uwi. Minsan naman, dahil nga umaga ang kanyang pasok, umaalis raw ito ng bahay madaling araw pa lang. Nakapagtataka ang ganoong sitwasyon gayong malapit lang naman ang kanyang pinapasokang trabaho. Ang palaging dahilan ng asawa ko kung umuwi ito ng gabing-gabi na, nag-o-overtime daw. At kung madaling araw namang umaalis, pinapapasok daw sila ng maagang maaga. Iyan ang kanyang mga sinasabi. Alam ng mga anak ko ang day off ng asawa ko sa trabaho. Pero ayon na rin sa mga anak ko, umaalis ito ng bahay kahit na day off. Ang alibay niya ay pinapapasok raw sila kahit na dapat sana ay namamahinga. Isa pa sa mga napupuna ng anak ko ay nagpakulay na ng buhok ang asawa ko at nagpariband. Parang dalagang dalaga. Liban dyan Tito Makoy, ayon sa mga anak ko kung umaalis daw ang asawa ko ng day off niya, bihis na bihis ito. Naka-makeup, nakasuot ng mga alahas at mga abubot sa katawan. Parang rarampa sa fashion show. Tapos panay raw ang spray ng perfume. Dalagang dalaga talaga ang asawa ko. Yan nga ang mga pinagtataka namin, pinagtataka na ang anak ko kasi day off umaalis pero gabi na kung umuwi. Noong una hindi ako naniniwala na nagbago na nga ang asawa ko kasi ang pagkakakilala ko talaga sa kanya at ang alam ko sa asawa ko Tito Makoy, matino ito, maalaga sa mga anak namin at maalaga rin sa akin. Pero dahil sa mga sumbong na nakakarating sa akin, tinawagan ko siya. Nag-video call kami. Halos buong maghapon ang pag-uusap namin. Paulit-ulit ko lang siyang tinatawagan.
At sa bawat pag-uusap namin, tinatanong ko siya tungkol sa aking mga naririnig. Gaya ng inaasahan, siyempre, todo palagi ang kanyang pagtanggi at pagsisinungaling. Ibang palagi ang kanyang sinasabi sa mga nakakarating sa akin. Lalo akong nadismaya nang malaman ko na pati pala ang pag-asikaso sa mga tuition fees ng bata ay hindi na niya nagagawa. Ang dahilan palagi ng asawa ko, masyado raw silang busy sa kanyang trabaho. At lumipas pa nga ang panahon, ganoon ang asawa ko sa kanyang mga pinaggagawa, nasagap ko na ang balita na meron pala itong boyfriend na katrabaho niya rin, kasamahan niya sa trabaho. Minsan kasi may nakakita sa kanila na magkasama, nakaangkas sa motorsiklo ang asawa ko sa motor ng lalaki. Ang lalaki Tito Makoy na nakarating sa akin, itago na lang natin sa pangalang Lito. At may isang pagkakataon na maging ang kapatid kong babae, ang ate ko, nakita mismo ang dalawa na magkasama. Ito'y noong mag-overnight camping ang bunsong anak namin, pumunta doon ang asawa ko. Naroon din ang ate ko kasi yung isang anak niya rin ay kasama sa overnight camping. Nakita ng ate ko na dumating ang dalawa, magkaangkas sa motorsiklo. Kasama niya ang napababalitang boyfriend na nakita mismo ng ate ko. May isang pagkakataon naman na merong kasalang naganap malapit sa amin. Pumunta rin doon ang asawa ko, kasama na naman si Lito. At hindi lang yun, Tito Makoy, meron pang sumbong na nakarating sa akin na natulog raw sa bahay namin ang lalaki. Lasing daw ito nang dumating, ang asawa ko naman masyadong abala sa pag-aalaga sa kanya. Pinupunasan ng maligamgam na tubig at bimpo para gumanda ang pakiramdam. Umalis raw yung lalaki noong madaling araw na. Alam mo, Tito Makoy, yung pagtulog na yon ng lalaki sa bahay namin, masyado nang huli nang makarating sa akin ang balita. Kasi ang mga anak ko takot sa asawa ko kaya hindi kaagad nakakapagsumbong sa akin. Isang gabi ang ate ko mismo ang nakakita sa lalaki na naroon sa bahay namin. Dis oras na raw ng gabi, nasilip ng ate ko na nasa sala ang dalawa, nag-uusap at nagkakape. Dahil nga sa marami nang naririnig ang ate ko tungkol sa relasyong ito ng asawa ko at ang kanyang katrabaho, lalo lang itong nagpatibay sa haka-haka na meron nga talagang kinalulukuhan ang asawa ko. Kasi hindi maganda sa isang babaeng may asawa ang magpatuloy ng lalaki sa bahay nila dis oras ng gabi. Lalo na't nasa abroad pa ako. Nang makita iyon ng ate ko, maingat at palihim siyang umatras para kumuha ng kasama. Bumalik ang ate ko sa bahay nila at pagbalik sa bahay namin, kasama na ang dalawa kong pamangkin. May! May! Yan ang tawag ng ate ko sa asawa ko. Binuksan na ng ate ko ang pinto. Ang kapal naman ng mukha mo, May, na mag-uwi ng lalaki dito pa sa bahay nyo. Hindi ka nakinilabutan sa kalandian mo. May, buhay pa ang kapatid ko, pinapalitan mo na. Karingking ka nga talaga. Walang hiya, hindi ka na naawa sa kapatid namin. Nagpapakahirap sa Saudi para buhayin kayo, tapos ikaw naman nakikipaglandian. Walang hiya ka. Yan ang pananalita ng ate ko kay May. Eh ano naman ngayon kung may bisita ako, kaibigan ko lang siya. Wala kaming ginagawang masama. Yan ang sagot naman ng asawa ko. Naku May, ang galing, ang galing. Yan ang alibay mo. Sa tingin mo ba maganda sa babae na may asawa ang magpatuloy sa bahay ng isang lalaki na dis oras ng gabi? Ano? Bakit kailangang dis oras pa ng gabi ang pagbisita? Anong gagawin nyo? Magkikwentuhan kayo ng alamat ng ibong Adarna. Sinungaling ka! Malandi! Yan ang wika ng ate ko. Dahil doon, Tito Makoy, nagkakaroon na ng mainit na sagutan ang ate ko at ang asawa ko. At habang nagsasagutan ang dalawang babae, yung lalaki naman raw ay akmang tatakas na sana. Pero hinarang ito ng dalawa kong pamangkin. Marahil sa galit ng mga pamangkin ko sa lalaki at sa awa rin nila sa akin, sinuntok nila ang lalaki.
Naku, wag! Wag niyong sasaktan si Lito! Bisita ko yan, maawa kayo! Wag niyong sasaktan! Yan ang sigaw ng asawa ko habang sinusuntok ng mga pamangkin ko ang lalaki. Noong gabing iyon na nagkakaroon ng kaguluhan sa bahay namin, nagising na ang iba kong anak na natutulog na sa oras na iyon. Naganap ang kumusyon na yun, Tito Makoy. Nagkataon na wala sa bahay namin ang panganay kong anak. Kasi ang panganay kong anak, Tito Makoy, nasa college na at sa boarding house na ito, tumutuloy. Kaya hindi niya nakita ang pangyayari. Kinabukasan, Tito Makoy, nagharap-harap sila sa barangay. Ang ate ko, ang dalawa kong pamangkin, ang panganay kong anak, ang asawa ko naman at ang karelasyon nitong si Lito at ang biyanan kong babae. Gaya ng inaasahan, todo tanggi ang asawa ko. Wala raw silang relasyon ni Lito. Magkaibigan at magkatrabaho lang. Pero ang lalaki, Tito Makoy, umamin na meron silang relasyon. Kasi inaway na pala ito ng kanyang asawa at ng kanyang biyanang babae dahil nga sa relasyon nila ng asawa ko. Alam niyo po ba, Tito Makoy, kung bakit umamin yung lalaki? Kasi hawak ng mga pamangkin ko ang kanyang motorsiklo. Kinuha nila ito noong gabing nagkagulo doon sa bahay. Sinabihan nila ang lalaki na hinding-hindi niya makukuha ang kanyang motorsiklo kung hindi siya magsasabi ng totoo. Kaya naman napilitan ang lalaking umamin at yun nga, lumabas na ang mga nakatagong relasyon nila. Pero ang asawa ko, kahit na umamin na ang lalaki, todo tanggi pa rin ito. Nang makarating sa akin ang naganap na gulo, tinawagan ko ang asawa ko. Pilit ko siyang kinakausap sa mahinahon na pananalita. Pero Tito Makoy, ang aming pag-uusap ay nauwi rin sa away. Alam kong patuloy na nagsisinungaling sa akin ang asawa ko kasi ang kanyang mga sinasabi ay taliwas sa mga isinusumbong sa akin ng anak ko at sa mga taong nakakakita sa kanya. Dahil dito, Tito Makoy, napilitan akong mag-file ng emergency leave sa tanggapan namin sa Saudi Arabia. Nakauwi ako ng Pilipinas. Dito nag-usap kami ng masinsinan ng asawa ko. Pero gaya ng inaasahan natin, walang pag-aming naganap, puro tanggi lang ang kanyang ginagawa. Araw-araw kami nag-aaway. Alam mo, Tito Makoy, hindi ko nga nagawang umiskor man lang dahil nga sa problemang kinakailangang ayusin. At sa aming palaging pag-aaway na mag-asawa, dito na nagwala ang asawa ko. Pinunit niya ang marriage certificate namin. Pakatapos binasag pa ang naka-frame na larawan namin noong ikasal kami. Ang sabi niya, hindi raw kami mag-asawa kasi palagi na lang away ang nagaganap. Sumunod noon, Tito Makoy, ay umalis sa bahay ang asawa ko. Hindi umuwi at umuupa na ito ng isang boarding house. Ang nakakalungkot, Tito Makoy, kaming mga padre di pamilya nagtitiis sa ibang bansa. Tinitiis namin lahat na uri ng hirap. Kalungkutan, pangungulila, minsan problema pa sa trabaho. Kaya kung uuwi kami ng Pilipinas, dapat sana ay magandang tahanan ang uuwian. Yung mawawala ang lahat na pagod na nararamdaman at nararanasan sa ibang bansa. Pero iba sa sitwasyon ko. Kasi ang dinatnan ko ay problema, inabutan ko ang nawawasak na pamilya. Ito ang aking napala. Nagsasakripisyo para sa pamilya, pero wasak na pamilya ang inabutan. Hindi kami naayos ng asawa ko, bumalik ako sa Saudi at patuloy sa pagtatrabaho. Sinusuportahan ko ang mga anak ko sa kanilang pag-aaral. Mula nang umalis ako, hindi na kami nag-uusap ng asawa ko. Tuluyan ko na siyang hinayaan sa gusto niya. Hindi ko na inalam pa kung ano ang kanyang ginagawa. Ayon sa mga anak ko, paminsan-minsan raw, umuuwi ito sa bahay, kinukumusta sila at
minsan ay nagbibigay rin ng sustento sa mga anak ko. Pero ang kanilang relasyon ng lalaki ay patuloy pa rin. Lumipas pa ang panahon dito, Makoy. Nakagraduate na sa college ang anak ko. BS accountancy ang kanyang kinuha, ang kanyang tinapos. At maswerteng nakapasa kaagad ito sa licensure exam for Certified Public Accountant. CPA na ang anak ko at nakahanap kaagad ito ng trabaho. Dahil sa magandang pangyayaring ito, sa buhay ko, Tito Makoy, hindi ko namamalayan. 3 taon na pala akong nasa Saudi Arabia. Nalilibang ako kasi natutuwa ako sa magandang takbo na ginagawa ng mga anak ko. Kaya naman, naisipan kong magbakasyon para magkita-kita kaming mag-aama. At pagdating ko nga sa Pilipinas, maganda ang kalagayan ng mga anak ko. Nasa college na sila at merong isa pang nasa high school. Pagkatapos ng aking bakasyong iyon, muli akong bumalik sa Saudi Arabia. Pero tuloy na kaming hindi nagkita ng asawa ko at hindi nag-usap. Nabalitaan ko na lang sa mga anak ko na dumadalang na rin ang pag-uwi nito sa bahay at kinalaunan nga nabalitaan ng mga anak ko na tuluyan nang nagsasama ang asawa ko at ang kanyang lalaki. Hindi na ako gaano pang nag-usi sa Tito Makoy tungkol sa asawa ko kasi bahala na siya sa buhay niya. Itinuon ko na lang ang aking oras sa aking pagtatrabaho. Tinitiis pa rin ang lungkot, pagod, stress at homesick. Pero Tito Makoy, kinaya ko ito para sa mga anak ko. Sadyang ang mabilis na lumipas ang panahon, dumating ang oras na nakatapos na lahat ang mga anak ko at meron ng kanya-kanyang mga trabaho. Noong lahat sila nagtatrabaho na, noon ako nagdesisyon na tuluyan ng umuwi sa Pilipinas at dito na mamalagi. Kahit na meron akong naipon sa aking pagtatrabaho sa Saudi Arabia, pagbalik ko dito sa Pilipinas, mas minabuti ko pa rin maghanap pa ng trabaho. Kaya naman nakapasok ako sa isang catering business. Kahit papaano, meron akong kinikita buwan-buwan, regular ang aking kinikita at meron din akong naipon sa bangko. Pero Tito Makoy, dala siguro ng sobrang pagod yung mahabang pagtatrabaho ko sa Saudi Arabia. Kaiisip ko ng mga problemang dumaan sa aking buhay, ang hindi magandang nangyari sa pamilya namin, dinapuan ako ng karamdaman. Isang araw, bigla na lang akong inatake habang nasa trabaho. Hindi ko maigalaw ang aking kaliwang braso at ang aking kaliwang paa. Ang mga daliri ko, hindi ko rin maigalaw. Itinakbo ako sa ospital ng aking mga katrabaho. Na-confine ako sa ospital ng 9 na araw, inaalagaan ako ng mga anak ko. Ang problema, Tito Makoy, doon ako dinala sa ospital kung saan nagtatrabaho ang asawa ko. Ayon sa mga doktor, nagkaroon ako ng stroke kaya hindi ko maigalaw ang aking kaliwang braso at ang aking kaliwang binti. Ang asawa ko naman, kahit alam niyang ganoon ang nangyari sa akin at naroon ako sa ospital kung saan siya nagtatrabaho, ni hindi man lang sumilip at ni hindi man lang nagpakita. Dahil nga, Tito Makoy, sa na-stroke ako, kinakailangan kong dumaan sa physical therapy habang nasa ospital. At maging noong nakalabas na ako, patuloy pa rin ang physical therapy session na ginagawa sa akin. Natigil lang ang pagtiterapy nang nagkaroon tayo ng pandemic. Dito napilitan akong mag-self-therapy sa bahay. Nag-i-exercise habang tuloy-tuloy ang gamutan. Kinakailangan ang tuloy-tuloy na gamutan kasi nagkaroon ng mga komplikasyon sa puso, kidney at sa aking mata. Lumabo ang aking paningin. Tito Makoy, sa mga komplikasyong itong dumapo sa akin, tuloy nagtatanong ako ngayon kung gagaling pa ba ako. Babalik pa ba ako sa normal na kondisyon kagaya noon?
At nang mawala ang pandemic, bumalik nga ako sa physical therapy session. Pero ang sabi sa akin ng doktor, yung nag-aasikaso sa therapy session, wala na raw pag-asang gumaling kasi 8 buwan hanggang 1 taon lang daw ang recovery period ng stroke patient. Ako, Tito Makoy, lampas na sa ganoong period. Ganoon pa man, Tito Makoy, tuloy-tuloy ako sa aking self-therapy ginagawa. Patuloy ako sa aking pag-i-exercise sa bahay. Alam niyo po, Tito Makoy, ngayon kaya ko nang maglakad na kahit walang tungkod. Pero mabagal nga lang. Itong kaliwang braso ko ay naitataas ko na pero ang mga daliri, hindi ko pa rin maigalaw. Minsan hinihilot ko ng coconut oil at paminsan-minsan naman pinupunasan ko ng bimpo at maligamgam na tubig. Ngayon, Tito Makoy, tungkol sa aking asawa, ano po ba ang dapat kong gawin? Pwede ko ba silang ipakulong, silang dalawa? Kasi nga kasal kami pagkatapos, nakikipag-live-in siya sa may asawa rin. Kaso, Tito Makoy, wala akong katibayang maipapakita kasi yung marriage certificate nga namin ay pinunit niya at maging yung larawan naming nakalaminate noong ikasal kami, sinira niya rin. Posible po bang maipatanggal ko sila sa trabaho kasi alam ko regular sila sa kanilang trabaho mula pa noong 2011. Yan lang po, Tito Makoy, sana mabigyan mo ako ng magandang advice. Hanggang dito na lang po ang aking sulat. Pasensya na po, medyo napahaba at bahala na po kayo kung merong mga mali sa aking sulat. Lubos na gumagalang, John. Maraming salamat, John, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakalungkot ang nangyari sa iyo kasi sa kabila ng pagsusumikap mo, yan ang iyong napala. Pero sasagutin ko isa-isa yung mga tanong mo. Ang unang sasagutin ko yung tanong mo sa sarili mo kung gagaling ka pa ba o hindi na kasi sinabihan ka ng doktor na hindi na kasi 8 months to 1 year lang ang recovery period ng mga stroke patients. Sa tingin ko naman masyadong nega yung doktor na yun. Ano? Kasi hindi natin kine-question yung kaalaman ng mga doktor pero yung outright magsasalita ka ng ganoon parang hindi maganda ang dating sa akin. Alam nyo, merong mga minsan kaso ng mga medical cases, yung mga gumagaling ang mga pasyente na wala sa kaalaman ng doktor. Kaya kung ako ang tatanungin mo kung may pag-asa ka pa bang gumaling, bumalik sa normal, meron pa. Yan ang isasagot ka sa iyo, meron pa. Kasi 50 ka pa lang, masyado pang bata para sabihin nating wala nang pag-asa. Siguro kung mga 90 ka na, pwede kong sabihin na wala na yan kasi matandang matanda na. Pero sa edad mong 50, masyado pang bata yan. Ngayon, ang gusto kong gawin mo, ituloy-tuloy mo yung physical therapy at gawin mo rin yung emotional at psychological therapy. Ang ibig kong sabihin na gagawin mo dyan sa emotional at psychological therapy, kalimutan mo na ang problema mo sa iyong asawa, kalimutan mo na ang nangyari sa inyo, kalimutan mo na ang paghihiwalay niyong dalawa, huwag mo nang isipin ang asawa mo kasi makakadagdag at nakakadagdag yan sa stress na nararamdaman mo. Ako nga ang duda ko talaga, yung inatake ka kasi masyado kang stressed. Iniisip mo lahat yung mga problemang iyon. Kaya umabot ka sa punto na yan na na-stroke ka. So ngayon, kalimutan mo na ang asawa mo. Kalimutan mo na lahat. Wala kang dapat na ikabahala kasi sa sitwasyon mo ngayon, panalo ka. Ang mga anak mo nasa iyo, lahat alam nila ang iyong sakripisyong ginawa. Alam nila lahat at nakita nila ang kalukuhang ginawa ng asawa mo. Kaya ngayon mga professional na sila, nandyan sila sa tabi mo. Wala kang talo dito. Tatanda ka, mamamatay ka na ang mga anak mo ay nasa tabi mo umiiyak. Pero yung asawa mo,
mamamatay yun na merong galit ang mga anak mo. Kaya wala kang talo sa sitwasyon na iyan, sa sitwasyon mo ngayon. So, iyan ang gusto kong gawin mo. Emotional at physical self-therapy ka. Isipin mo lang yung mga magagandang bagay. Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Tungkol dito sa legal na tanong mo, kung pwede bang ipakulong yung dalawa, yung asawa mo at ang kabit nitong si Lito. Ang inaalala mo kasi wala kang katibayan kasi yung marriage certificate nyo ay pinunit ng asawa mo. Wala kang katibayan. Alam mo, hindi ako abogado, pero pwede. Yan ang opinion ko, pwedeng-pwede. Kasi nga, pareho sila may asawa, tapos sila ang nagsasama ngayon na hindi naman legally separated. Ang tawag dyan ay concubinage yata. Parang ganoon, hindi ako abogado, pero parang yun ang tawag, concubinage. Ano ba itong dila ko napipilipit? Pero ang tanong mo lang kung pwedeng kasuhan, pwedeng ipakulong, pwedeng-pwede yan. Mainam siguro na kumonsulta ka sa isang abogado kahit na sa ano lang, sa public attorney's office. Isanggunin mo ang iyong kaso para magkaroon ka ng mas malinaw na advice. Tungkol dito sa tanong mo pa na kung pwedeng ipatanggal sa trabaho kasi regular sila sa kanilang mga trabaho. Pwede pa rin yan. Alam mo, ang pakikiapid ay yung concubinage. Malaking ground iyan sa sa ethical code of conduct ng isang empleyado. Alam mo, sa ano to, sa gobyerno, kung halimbawa na sa government office, may civil service rules and regulation na bawal ang ganyan. Nakasaad yan sa code of ethics, ethical standard, code of ethics ng mga kawanin ng gobyerno. Yung may asawa, nakiapid sa may asawa rin, isang ground yan para pwede mong ireklamo sa civil service at matanggal. At sa mga empleyado namang nasa private companies, ang bawat company meron niyang pinapasunod na ethical standard sa mga empleyado. Ethical standard at saka yung code of conduct ng mga empleyado. Yung ganyang kaso na may asawa, nakiapid sa may asawa rin, nagkasira-sira ang pamilya, walang company nagugustuhing mag-retain sila ng ganyang empleyado na kahihiyan sa panig nila. Kaya pwedeng-pwede. Ang opinion ko dyan sa dalawa mong tanong, pwedeng-pwede. Yung marriage certificate nyo, huwag kang mag-alala kasi pinunit man yon ng asawa mo, merong record dyan ang civil registrar. Pwede kang kumuha dyan at maging sa NSO, yung National Statistics Office, meron niyang record. Kasi ang pagsilang ng bata, ang pagpapakasal, lahat yan recorded sa civil registrar. Kaso dyan, ito ang tanong ko sa iyo. Kung halimbawa magpupursigi kang kasuhan ang dalawa, ipatanggal ang dalawa, ang tanong ko lang, para saan pa? Bakit kakasuhan mo ang dalawa pa? Para ano pa? Ano ka na dito eh, wala ka ng talo. Kung ako sa iyo, pabayaan mo na lang yung asawa mo, lumipad siya kung saan niya gustong lumipad, sumisid siya kung saan niya gustong sumisid, umakyat siya kung saan niya gustong umakyat, pabayaan mo na ang asawa mo. Kasi makakadagdag yan sa stress mo, makakaperwisyo yan sa sinasabi ko sa iyong gagawin mong emotional at psychological therapy. Wala kang talo, panalo ka sa sitwasyon na yan. Huwag mo nang isipin. Ang pagsampa ng kaso, ang daming mga kinakailangan mong gawin dyan. Siguradong sigurado ako, may stress ka, malaki ang negatibong epekto nito sa therapy na ginagawa mo. Kaya uulitin ko, wala kang talo sa sitwasyon mo. Alam ng mga anak mo na wala kang kasalanan. Alam ng mga anak mo ang sakripisyo mo. Nasa tabi mo ang mga anak mo. Mamamatay ka na umiiyak yung mga anak mo sa harapan mo.
pero yung asawa mo, mamamatay siya na may galit ang mga anak mo. So kung akong tatanungin mo, pabayaan mo na lang yan. Ang asikasuhin mo ngayon ay ang iyong lubos na pagpapagaling. Sa muli, maraming maraming salamat at ingat palagi, pagaling ka, tuloy-tuloy ang iyong therapy. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming maraming salamat po.